Papalaot pa rin ang inang mangingisdang Pinoy kahit bukas na epektibo ang utos ng China na manghuli ng mga hindi Chino sa kanila umanong teritoryo. Ang hiling nila sa gobyerno sa pagtutok ni Joseph Moro. Bukas na ipatutupad ng China Coast Guard ang bagong utos na manghuli at magkulong ng mga banyagang mangingisda na tatawid sa mga inaangking katubigan ng China. Walang sinabi ang China kung ano ang sakop ng bagong direktibang yan, pero inaangkin ng China ang buong South China Sea. Kabilang na ang bahagi kung nasaan ang Bao de Masinloc na hindi lamang nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, kundi nasa teritoryo din ng Zambales. Ang ilang mga mangingisda sa Masinloc, bagaman may pangamba, lalaot pa rin bukas. May ilan ng araw na nandun na. Iniisip po namin yun, yung takot, pero mas nangingibabaw po sa amin kasi yung hanap buhay mas importante po kasi sa amin eh. Walang karapatan sila na magpatupad ng ganyang batas dahil atin po ang teritoryo na yan. Atin po ang karagatan na yan. Atin po ang West Philippine Sea na nasasakop ng EEZ, Exclusive Economic Zone. Sa bagong utos ng China sa Coast Guard ito simula bukas, maaari itong manghuli at magkulong ng hanggang 2 buwan ng walang paglilitis ng sinumang mga dayuhan na papalaos sa kanila umanong karagatan. Kaya panawagan ang mga Pilipino mangingisda sa gobyerno. Bigyan nila ng pansin ang mga maliliit na mangingisda ng West Philippine Sea na sana bigyan naman nila ng proteksyon. Ang nakikita lang po namin talagang nandun ang klarong-klaro po namin ang mga Chinese militia at saka Chinese Coast Guard. Ayon naman sa National Task Force for the West Philippine Sea, walang dapat ikabahala ang mga Pilipinong mangingisda. Naka-alerto daw ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Justice at Department of Foreign Affairs kung may mangyayari manghulihan. They are not trespassers. Kung meron mang trespasser dito na hindi sumusunod sa international law, and keeps on violating the United Nations Convention of the Law of the Sea, that's only the Chinese Coast Guard and that's only the Chinese Maritime Militia. Sila lamang ang walang karapatan para pumunta rito. Nandyan po ang inyong armed forces of the Philippines, ang ating Philippine Navy, pati na rin po ang Philippine Coast Guard. So marami po tayong mga pinag-uusapan ngayon na mga hakbangin na gagawin in order for us to protect our fishermen. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard sa Bajo de Masinloc kahapon, mayroong 2 barko ng China Coast Guard at 5 Chinese Maritime Militia vessel ang nandoon na mas mababa sa karaniwan ng bilang. Wala ring namataang floating barrier sa bunganga ng shoal. Hindi sa dinadownplay ko itong bagong regulation ng China. Kung talagang they're going to enforce such new regulation, di sana mas mataas na ang bilang ng China Coast Guard na deploy nila dito. Hinihingan pa namin ang pahayag ang China. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas.